Good day mga bro, welcome to another vlog. Ngayon meron tayo ditong kettle, ang kanyang model ay Hodec. Ngayon testing natin kung wala nang sira. Tingnan natin, wala siyang light indicator. Check natin tong kanyang pinaka base. Check natin kung may continuity. Punta tayo sa ohms. Ayan. Check natin yung bawat line kung may continuity. Yun, meron siya dito sa kabila. Yun mga bro, bali maririnig natin yung buzzer niya. Means may continuity siya, buo siya. Ngayon pupunta tayo dito sa kanyang pinaka heater. Check natin kung nadiretso sa loob. Kita tayo sa yan, sa ohms. Switch natin tong yan. Finish na natin. Yun, bali wala nga, hindi siya nadiretso, putol siya, open line. Yan, bali buksan natin siya. Tingnan natin kung ano yung mga possible loss. Tingnan natin dito sa heater niya. Meron siyang 33 ohms. Pag dito tayo magsisimula, meron siyang 34, no? Kasi itong linya na to, itong dalawa, papunta na yun sa ating heater. Galing siya ng AC, galing siya dito. Yung may metallic switch na, i-switch natin. Up. On. Yun, nagpa-function naman. Papunction naman yung kanyang switch. So atin ulit natin. Tama. Itong maliit na bilog, dito siya sa red. Tapos itong nasa labas na bilog, dito siya sana sa black. Kaso open line na nare-read. Yan.
Ito siya eh. Dapat ito yung magka-connect, magka-dikit, magka-contact. Yung isang AC line. Tapos itong maliit dito. Yun nga, nakawa tayo ng ano. Meron yung isang line. Tapos ito wala. Dito tayo sa analog. Ito kasi itong pula. May contact siya dito. Yan, may palo siya. Tapos itong nasa labas na bilog, may contact siya dito. Dapat may contact siya kaso wala. Ibig sabihin, maaaring ito ang sira. Hinbat siya sira. Alamin natin, tatanggalin natin itong tatlong ano. Tatlong bolt niya. Nuts. Nut. Yun nga mga bro, ano, bali natanggalan natin dito sa heating element niya. Next natin tatanggalin ito. Madali lang naman tanggalin yan. Nakalaklaan naman din. Yan yan, naiiangat ko na. Dito, bali tatlo yun eh. Yan. Guys, meron siyang rod na ano. Ingatan lang natin na huwag mawala ito kasi ito yung nagpupush dito o nag-iwalay pala dito kasi ito magka-contact yan eh. At pag tinulak nyo yan, magdi-disconnect yun. Ayun na. Disconnect yun ito. Kasi tinutulak yan, ayan. Itong rod na to, itong puting rod na to yung tumutulak. Yan, meron ba pala dito? Tago. Yan guys, ito yung ating dalawang AC line. Ito, at saka yan, AC line. Lumalapad siya dito. Tapos yung isa ito. Connected siya dito. Try natin. Tungalin sa dalawa. Ay, yung nasa gitna pala. Ayan. Ito siya. May continuity, diba? Tapos ito. Di ibig sabihin, no? Ito.
itong loob dito sa black. Yan, meron siyang ano dyan, magnetic. Ay, may plate yan eh. May contact yan eh. Ano? Nagko-contact yan eh. Tapos itong red dito. Tama ba? Itong labas. Ayan, dito. Dito nga sa red. Ayan, konektado siya. Ngayon ito. Dapat naka-close lang po itong ito, naka-close lang dapat yan. Lagi siyang nakadikit. Bali, mag-open lang siya pagka tinulak na siya nitong rod. Yan. Ito kasing metal na to, siya yung dahilan kung bakit siya na ipupush para mag-disconnect pagka yun ay ano niya, switch niya pagka yung mainit na, nagsiswitch yan, pinupush niya para mag-disconnect. Ngayon, normally close dapat to. Normally close dapat siya. Pagka yung hindi pa mainit. Pero tinest natin kanina. Test natin ngayon. Ito yung ano eh. Nagagalaw siya kasi. Pero ano yan, open yan eh, open yan, kaya open yan kanina, kaya ano, hindi nagpa-function yung ilaw niya. Pag tinete siya, pag napipindot, nagalaw na, nadikit na siya kasi nagagalaw na eh. Pero open yan. Yan ah. Open yan kanina, medyo nagalaw na lang natin eh, kaya dumikit na siya. Ang gagawin natin guys, para mag dire-direct yung contact na siya. Nilihain na lang natin. Para hindi na siya mag-open. Meron tayong liha dito. Hindi natin iliha. Para malinis yung contact niya. Yun. Tsaka ito rin. Babalik natin. Yan. Check natin kung malinis na yung contact niya.
Itong nasa labas na rin yung isang AC line. Yan. Tapos yung dito pala sa loob tong itim. Tapos yung pula. Pwede naman dito. Yung pula. Dito sa labas. Ayun. May contact na. Kaya pala hindi makadiretso yung AC niya. Yung AC na galing dito, na nakalapat dito. Yun nga, ang luha nito, yung dalawang plate hindi magkadugsong, hindi mag-connect. Ibabat na natin. Ito. Tapos yung rod, yung responsible sa pagtulak, pag-disconnect. Ito yung sinasabi kong bimetal na pag na naiinitan ay nadidiform. Nagkakaroon ng reaction. Papakita ko sa inyo kung paano nag-work. Post ko lang. Ito guys yung sinasabi ko kung ito yung sinasabi ko kung paano nag-work yung bimetal pag naiinitan. Papainitin natin. Tipo, Daddy. Tipo. Tipo, Daddy. Nakita niyo mga bro, nag-bend. Nung nainitan siya, nag-bend. Yun yung responsible sa pagtulak dun sa rod natin. Tapos pagka yun ay nalamigan na, babalik nyo sa dati. Ayun, malamig na, bumayik na isis dati. Ngayon, ang gagawin natin ay ibabalik na natin. Susuot na natin itong mga lock niya. Nandun na rin yung rod. Tapos yung sa grounding. Malituwi din pala muna natin yung kanyang mga ano. Para sakto lang. Hindi babangga. Ulak na. So yan mga bro, testing na natin kung iilaw na siya. Yun natin. Yun mga bro.
Nilaw na. Ayan yung mga bro, kung yung testing na mga ganyan. Maraming nakakang sa doon. Ano ba? Maganda kami sa doon.